Hello everyone! Andito kami sa isang hardware, guys, dito sa... What city is... Oulu? Is this still Oulu? I guess this is Oulu. Oulu. Ayan, guys, oh. Sa sobrang laki niya, yung sasakyan pwedeng pumasok para pick upin yung mga items. Hey everyone! Good morning and welcome back to my channel. Today is Monday and ang oras is past 8 in the morning. Andito kami guys sa hardware. Yung name is Bauhaus, kung tama ba yung pronunciation ko. Kasi may pipick up din kami in order ng asawa ko. Ipakita ko sa inyo guys kung gaano kalaki tong hardware na to guys. Ayan siya guys, oh, sobrang laki. Ang daming mga ano dito. Items na iba-iba. And sa sobrang laki niya guys, alam niyo ba yung sasakyan namin nakapasok dun sa ano sa loob. Sa sobrang laki niya. Kasi pwede siyang ipasok tapos pipick upin niyo yung mga items na order niyo na. So ayun, pipick upin namin. Kaya kami andito. Ang daming items nila dito guys. Bauhaus. For sure, maraming branch nito dito sa Finland. Ito yung mga driller. Merong ganitong dala yung asawa ko pag uwi ng Pinas. Gamit namin doon sa aming ano, construction sa bahay. Ang cute nito guys. Is this real stone? Ay, ayaw ko mag-touch. Baka may kuryente. Wala naman siguro. Ayun, naka-attach kasi yung mga ano. Kumbaga, ito yung pang ano nila ng mga bato. Ayan, kumbaga yan yung design nila. Cute lang. Tingnan nyo ito guys. Oh. Mga ano, mga owl na ano, solar. Ito. Flashlight ata ito. Masakit siya. Dahil malapit na mag-summer dito guys, naglalabasan na yung mga items. Mga pressure washer, mga ganito. Oh. Naglalabasan na sila. Sa front talaga. Oh. Ito yung entrance. Mahal daw pala dito guys sa branch natin. Ano na kami, palabas na kami. Kukunin na namin yung items. Lagay na namin yung sasakyan. Pero ayan siya guys, sobrang laki. This is normal here. Yun nga, sika o sa area na to, paglabas mo doon, labas mo doon. Yung mga sasakyan, pumapasok na lang dito pag may mga pipick upin silang malalaking items. Parang factory. Ang ganda lang. Andito yung sasakyan namin sa loob. Bauhaus. Siya guys, oh. Ito yung car namin, oh. Ayan. Tapos dito yung items. Ito guys, oh. Pasok na doon ang asawa. Tapos na kami guys dito sa Bauhaus. Bauhaus. Malaking ano siya, hardware shop. Hey guys.
Andito naman kami sa isang hardware and bilihan naman ito guys ng mga good wood. Tingnan nyo tong mga ano nila dito guys, oh. Mga good wood. Ayan yung mga items nila dito sa side na to. Ayan o. Tapos, doon sa landfill, pag kumukuha kami doon ng firing wood, maraming mga ganito, mga good wood pa sila. Pero ayun, ito yung mga good lumber, good wood dito. May kinukuha, may binibili yung asawa ko. Ayan yung asawa ko guys o. Ayan. May kinukuha siyang good wood dyan. Kasi may inaayos kami sa roofing. So, kailangan namin ng mga items na to. Ayan. Ayan siya guys. Oh. Yung mga ganon. Mga good. Pero pag nandun kami sa landfill, may mga nakikita kami mga ganyan. Mga, kumbaga gamit na. Pero yung iba mga hindi naman ginamit. Kaso gusto lang na nilang itapon. Kasi wala na silang mapaggamitan or mapaglagyan. Ayun guys, oh may lumabas. Doon guys sa may boom na 'yon. Ayun oh 'yon, yung barrier na 'yon. Pagtapos na kami dito, nakakuha na kami ng items. Doon kami dadaan. So ibig sabihin, clear ka na, na-check ka na nila na nakapag-pay ka na. So ayan guys. Same nito guys, lalabas oh. Ayun, bumili sila ng kahoy, good wood. So, ayan, lalabas na din sila. So, magbabayad muna sila somewhere there, cashier. And then, pag okay na, dadaan na sila dun sa barrier na yun. Tingnan nyo tong ano nila dito guys. Oh. Usually kasi yung mga ginagamit nila dito, mga screw, hindi pako. So, bihira dito yung pako. Screw talaga yung gamit nila. So, ayan. Marami silang screw dito sa shop na to. Naghahanap yung asawa ko ng screw. So, ayan. Umuwi yung asawa ko ng Pinas guys, madala siyang driller, alam niya ng aking family, and naghanap kami dun sa city namin sa Naga City ng screw, pero wala kaming nahanap na screw na pareho dun sa ano sa driller na dala ng asawa ko, kasi galing dito yung driller sa Finland, and yung screw na dala niya is paubos na nung time na yun, so wala kaming nahanap, so andito pala sila lahat. So, next time, pag-uwi kami, magdadala kami ng maraming screw. So, hindi exactly to, pero ganito yung dala niya. Isang box na screw. And paubos na nung time na yun. So, kaya kami naghanap dun sa city namin, pero wala kaming nahanap. Kasi dito, guys, ganito yung ano. Ay, hindi ganito. Basta iba yung design niya. Ah, something ganito, guys, oh. Pastar. Ganito yung dala niya from here in Finland. Doon dyan sa Pinas, walang ganyan. Kasi diba, may ano tayo, pako yung gamit natin dyan kadalasan. Pero dito, screw talaga sila. Mas maganda, mas madali. Kasi may driller lang sila pagbutas. And hindi mabubutas yung ano, yung buong steel. Kasi diba, pag pinako mo siya, butas talaga siya. So yung tubig, tutulok pa rin. So, mas maganda talaga na nakascrew. Guys, nahanap ko yung mga nails nila dito, yung pako nila dito. Sabi ko, you cannot buy that like in Philippines, one by one. Yeah. So, sabi ko sa asawa ko, yung pako nila dito, social, nakalagay sa box. Ayan, hindi ka pwede bumili ng 1/8 or something. Box talaga siya. Per piece ata to, ang counting nila dito. Ayan o. So, ayan guys. Kita nyo yung mga nails nila dito. Sabi ko sa asawa ko, social naman ang pako nyo dito. Nakalagay saan? Box. Ayan guys. Oh. Pako nila dito. Ito yung malalaki nilang pako sa baba guys. Oh.
dito. Pero naka-box. Nahuli na ng asawa ko yung screw na hinahanap niya. Ito guys, yung ano, pamputol ng kahoy namin. Ganito diba yung sa bahay namin. How much is this? 322 euro. Mahal. Ito siya guys. Oh. Mga ganito. Ganito. Yung sa asawa ko, 394 pala to. Meron silang ano dito guys. Oh. Pa-coffee machine. Coffee or chocolate. Ayan o. Oh. Ayan guys, yung mga ano nila dito. Mga tools. 599 euro. So, yung mga gusto po dyan bumili, mag-order, pamain na lang po. Joke lang. Hindi ako nagbibenta. Nagbibideo lang ako dito. Wala akong kinalaman sa pagbibenta, ha? Pero ayan yun na. Ang ganda lang. Ang dami lang mga tools nila. Nakakatuwa. Pera lang yung wala. Ayan. Meron ganito yung asawa ko. Mga ganito-ganito guys. Oh. Mga pala nila guys. Oh. Magagandang klase pala yung pala nila dito. Kaya pala nung nasa Pinas yung asawa ko, nagre-reklamo kasi yung pala namin, mabilis maputol kasi kahoy, diba? So sabi ko sa kanya, nasa Pinas ka, so mag-adjust ka. Sabi ko sa kanya. So pag ako naman yung nandito, ako naman yung mag-a-adjust. So ayun, nag-a-adjust pa rin tayo guys. Ang dami nilang mga tools. Nakakatuwa. Ayan guys, oh. Ikot ko kayo today. Yung ating video today is about hardware. About hardware dito sa Finland. So ayun. Mga ano nila dito, oh. Pantali. Mga driller. Yung iba, hindi ko naman alam kung mga ano-ano. Tingnan nyo to guys, mga ano nila, oh. Drill nila dito. Magtayo na kaya tayo ng shop. Ang dami. Kung ano-anong mga driller. So, ayun po. Yung gusto pong bumili or mga gusto po ng ganito, pamain na lang po. Joke lang po ulit. Dito yung mga cleaning tools. Ayan, dito sila pala sa bandang ito. May kausap yung asawa ko dun sa office. So, mag-ikot-ikot muna tayo, guys. Meron din pala silang walis. Ayan. Magkano ba to? Almost 7 euro. Yung walis nila guys, oh. Ang ganyang kahaba. Hinahanap na ako ng asawa ko. Baka ipa-paging niya na ako, no? Ah, meron din kape dito guys, oh. So, kahit ano to, kahit shop to, may kape rin. Oo nga, kasi meron nga para dun ang coffee machine. Ayan guys, pamain na lang po.
Guys, pumasok ako dito kasi kailangan ko mag-pee. Pero tingnan nyo yung restroom nila dito, oh. Sa ano, sa shop na to. Ang ganda. Ganda, guys. Tapos malinis. Shop to, guys, ha? Ayan, guys. Tapos na tayo. Diyan ako galing kanina, guys, ha? Restroom. And shop to, guys, ha? Pero yung comment ko dito, napakalinis. Restroom nila napakalinis. Tapos mabango. Ibang klase. Nasa shop ka sa hardware ko, pero may ganun. Pero napakagandang ano nila dito, system kasi. Siyempre yung mga taong nangangailangan ng restroom, no guys? Hindi na natin kailangan tumakbo pa uwi ng bahay para lang makagamit ng restroom. So, ayun. Naantay ko pa rin yung asawa ko. Nakausap pa rin siya, guys. Andito pa rin tayo sa shop. Stark yung shop na to, guys. Malaking hardware. So, ayan. And yung kanilang ano dito, restroom. May pang women, may pang men. So, ayan. Galing. Guys, ito yung sauna. Ayan yung outlook ng sauna. Ganyan yung sa amin, diba? So, ayan siya. Pero ano to, electric to, guys. Oh. Ayan, oh, electric. Yung sa amin, yung oven namin is wood. So, ayan. Pagbibilhin mo yan sauna, ganyan yan siya, guys. Yung outlook niya. And then, yun, ikakabit dun sa sauna ninyo sa bahay. Sauna. Tingnan nyo, guys, yung mga working ano nila dito. Oh. Working shoes. Nakita akong boots. Ito, guys, oh. 87 euro yung isang pair. Ito, oh. Para pag nag-fishing. Social naman ang ano nila dito, eh. Rubber boots. Pero mahal siya. Pero safe naman yung ano mo. And ito, working shoes. Ayan, oh. Safe yung iyong paa. 129 euro. Pero hindi ako bibili, guys, ha? Tumingin lang ako. Pero ayun, oh. Andito yung mga working clothes nila. Ayan. Pintura, guys. Ayan sa asawa ko. Ayan, guys. Oh, palabas na kami. May ticket na binigay sa asawa ko. Then, prenes niya doon yung number. PIN. Para magbubukas yung ano, barrier. So, means, clear na kami. Walang utang dito. So, ayun. This is Stark. And
Dahil magla-lunch na, kailangan ko magluto. So, ang meron kami is grounded pork. Kahapon nga pala, guys, dahil Mother's Day, yung asawa ko nag-prepare ng pork, nag-grill siya ng pork. Sarap nung pork niya kasi, alam mo yung lasa ng Pinas, tapos naggawa ako ng sausawa na toyo. Toyo na may lime. Ito. Tapos nilagyan ko ng chili powder. Alam mo yung lasa. Tapos may rice kami kahapon. So para kami, para yung lasa ko namin, parang ano na, nakatikim ng lasang pagkain ng Pinas. So ayun, sobrang sabi ko, oh, sobrang tuwa ako naman kahapon. Hey guys, nagluluto ako ng aming meal. Ito siya guys. Hindi ko na pinakita sa video pero ginigisa ko lang yung grounded pork with sibuyas and bawang. And ang luto ko nito guys is creamy grounded pork. Ito siya guys, oh, meron kami ditong cream. Finnish language siya pero cream ito guys, and then yung flavor niya is pepper. So ayun, ito yung ilalagay ko para meron tayong ano, grounded pork. Creamy grounded pork. Yun yung aming ulam ngayon guys. So ayan. Pakita ko sa inyo mamaya. Naglagay lang ako guys ng ano kanina ng pamintang durog. Magic sarap kasi meron pa akong magic sarap dyan na galing dyan sa Pinas. And ayun, ginigisa ko lang siya. Tapos pag na okay na to guys, pag medyo okay na, luto na, brown na siya, saka ko ilalagay yung cream, itong pepper flavor cream. And then ayun, meron tayong ano. Kasi guys, nagugustuhan ko siya kasi alam mo yung cream, di ba, lasang medyo nafe-feel natin yung gata just sa Pinas. So, ayun. Pag nagluluto yung asawa ko ng ganito, yung ginagamit niya chicken, fina-fry niya muna yung chicken, tapos nilalagyan niya nitong cream. Ang sarap ng luto ng asawa ko, guys. Tapos merong taste ng konting anghang. Yun yung the best na luto ng asawa ko. Magaling din magluto yung asawa ko, guys. Hindi nila alam. Pero ayun. Pag ano, pag nasa mood yan siya magluto. Minsan, kasi ako yung lagi nagluluto. Siyempre, wife tayo. Sasabihin niya, magluto siya para makapag-rest daw ako sa pagluto. So ayun. Siyempre, hinahayaan ko naman. Nakapatong kayo sa aming microwave kasi mababa yung aking tripod. So, kailangan natin gumawa ng paraan para makapag-video. So, ayun. Hello po sa mga subscribers ko. Thank you po sa pag-subscribe, sa pag-support. Welcome po to my channel, Bicolana's Joy Channel. Bicolana po, but living here in Finland with my Finnish husband. So, ayun. Exactly, today is my 2 months here in Finland. So, ayun, dalawang buwan na rin tayo dito, guys. Dalawang buwan na tayong, nag-a-adjust sa weather. Sobrang lamig po kasi dito. Pero this moment, spring, malapit na po yung summer. At least 3 to 4 weeks, summer na po dito sa Finland. So, ayan. Wala nang snow. Ay, meron pa konti. Ganyan, vahan, konti. Pero nung dumating ako dito, sobrang kapal ng snow dito sa amin sa labas. Pero ngayon, wala na kayong halos makita. Kasi nagtutubo na yung mga grass, mga flowering, something plants there outside po. Kanina nga kasi kami, di ba, may pinuntahan, may mga nakikita akong flowers na nag-uusbugan na dyan sa kalsada sa gilid. Sabi ko, nakakatuwa, iba-ibang kulay. Violet, yellow, mga ganun. So, ayun, mag-chika tayo habang nagluluto. Inaantay ko lang itong mag-brown, as in yung parang crispy na siya na style, before ko ilalagay yung cream. And after that, kainan time. Tatawagin ko lang yung asawa ko pagkatapos, and then yun, kakain kami, guys. Galing kami kanina dun sa hardware. Actually, dalawang hardware yung pinuntahan namin. And ayun. Yung isang hardware, first time kong makarating doon. Pero yung isa, lagi na kami pumupunta doon. Yung Stark. Pero yung Bauhaus, first time kong makapunta roon. And ang laki ng hardware nila, guys. Sobra. So, ayun.
Doon ko kayo tinor kanina, guys, for this video. But after our meal, after our lunch, we plan to do something outside. Doon sa mga nabili naming items. May gagawin kasi yung asawa ko, guys, kasi this kind of weather, spring, summer, yung mga tao dito, andun sila sa ano, sa hardware, kasi kumbaga ito yung time nila para magsimulang magayos ng bahay, kung ano man gusto nilang gawin sa labas, sa bubong, or kung saan man. Kasi po, pag nag-start na naman yung autumn, winter, syempre hindi ka makagawa sa labas kasi sobrang lamig, hindi mo kakayanin. So, ito yung time nila. Kaya kanina napansin ko ang daming tao dun sa hardware. Ayun, nag-ano sila dun. Namimili sila ng mga items na gagamitin nila. Ayun yung pinakita ko sa inyo, guys. Ayan, guys. Brown na siya. So, I guess, ayan. Lagay ko kayo dyan ulit. Pwede ko nang ilagay yung aming or aking cream. Pipuri. Yan na lang kasi madaling basahin. Pipuri. Ayun. Means pepper flavor. Roca kerma, hindi ko alam po ang ibig sabihin yan, guys. Basta yun na yun, cream. Sabi ko sa asawa ko, gamitin ko siya kasi binili niya to kasi pag nagluluto siya ng chicken creamy, ito yung mga gamit niya. Sabi ko, gamitin ko. Ayan siya, guys, oh, cream. So, ayan. Maglagay na tayo, guys. Ayan lang, lagay-lagay lang. Cream. Diba? Grounded pork, creamy. Creamy grounded pork with pepper flavor. Ganun, guys. Ganun po yung ating ano ngayon. Luto ngayon. Sa mga hindi po nakakaalam, mahilig din po akong magluto, pero depende na lang po sa niluluto kung gusto po nila. Pero joke lang yun. Pero ayun, mahilig rin po ako magluto. Of course, Filipino food, adobo, favorite ng asawa ko. Yun yung nagustuhan ng asawa ko sa akin. Joke lang ulit yun. Hindi, kasi nung nasa Pinas, kami, nasa Pinas siya, yung adobo talaga, gustong-gusto niya yun, guys. Lagi niyang nire-request yun. Magluto ka ng adobo. Chicken or pork, whatever, basta adobo. Tapos nalagyan ko ng maraming carrots at saka patatas. Sold na sold na yung asawa ko niyan, guys. Wala nang reklamo yan. Ayan na siya, guys. Sobrang creamy niya, no? See? Maglagay ako, guys, ng konting asin. Ayan. And konting ano pa ba? Chala pepper, chili pepper. Yung parang meron siyang konting ano, sipa ng ano ba? Chili. Titikman natin yung ating luto kung pasado ba. Sarap, guys. Pasok sa banga. Tikman ko ulit, guys, ha. Nitikman ko yung ano niya, yung asin, kung tama na ba.
Guys, ang sarap, promise. Hindi ako nagbibiro. Yung cream na nilagay ko, yun yung magic magic ingredients para dito sa ganitong luto. Kahit anong meat, pork, chicken, tas may ganong cream, masarap siya, guys. Ayan, guys, oh. Okay na to, guys. So, tatawagin ko na yung aking asawa and then magla-lunch na kami kasi yung oras namin is 12:04 in the afternoon. So, see you again, guys, later.